Yes. Teddy and Freddy Pandaya, Hindi and Freddy Pandaya, yes. Thus giving over pending Sarada, Tia and Maya Batangi, thus giving of Santo Ponca, yes. Thus giving of over by precious family in this world, thus giving is for the intention of calling by this family. And agreed as
magtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugda ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa Kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y naninirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama ni Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon din pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niya may tatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nananig siya na tapat ng pangako. Kaya sa tao may tuturing na halos patay na, ay nagmula ang isang dahil na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalang kasilang. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala silang sinigayuhan lamang at naging ibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga tao nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naalaala nila ay ang lupain pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lingkod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ipinahiya ng Diyos na sila'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lungso. At lang subukin ng Diyos si Abraham. Pananalig din ang labog Diyos sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmula ang magiging lahat niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac at sa pagkalinhagan ng pangungusa, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ang Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Kung ang Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang mga pangyarihang talaga.
sabi sinabi niya, bakit kayo nakakot? Wala ko ba kayong pananalig? Sinundan sila ng mabinding takot at pagbilala sa tatong service at isa't isa. Sino ang kaya ito? At sinusunod ba rin ang hangin ng pagkala? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri na namin, Panginoon Jesus Cristo. Marami po, no, na aming Panginoon ngayon na kayo'y magsulat, inyong mga sinulat, nasabi ko po yan at yan po ay mabasahin po na yung spiritual reading po. Sabi na ako ang kaming mga pare, madre, nasawa ng spiritual reading. Spiritual reading na yung matangalan ng buhay ng pasako. At ang dapat buhay ng mga katrista. Ano may yun? Sana'y buhay. Maraming salamat po. Pero nais ko kayo ay mag-share kasi bahagi ng ating pagkilos na maging bahagi ng ating pamamaraan na magbahagi na tayo ng karanasan sa pagkatuloy. Nais natin na magtulungan so sa mga magsishare, sabihin niyo po pangalan ng iyong mga kasama. Sino ang pangalan ng iyong pangalan? Sabihin niyo po pangalan ng iyong mga kasama. Summary. Summary. Hindi talang buhay niyo, ha? Summary. So, marami yun. Iba po ang magulang ng araw at magulang ngayon.
So, yun po isa sa pamilya. Huwag bumabalik yan. Na yung magulang araw, tatanong ngayon, sabi nga, Sabado ngayon, o ano araw bukas, Linggo po, ano nga gawin natin? Magsisimba po tayo. Ngayon po, Linggo na, ang bata, nagyayaya sa magulang, ayaw. Baka masagasaan, kami na lang po sisimba. Hindi, baka masagasaan, tawag na. Ganyan po yung mga magulang. So, kumbaga, iba po yung hinaharap natin na problema dito. Kaya yun po yung po empowerment to do this evangelization work na ginagawa natin, kasama yung mga bagay na yan na kailangan doblihin natin yung ating pagkahirang awa sa Diyos na yung ating mga katawan, maging malakas pa palagi para harapin ito mga bata ito na nakaharap lang naman po yan, readily available na makikinig sa atin. So, yun po yung servisyo, pamilya. So, magpunta naman po doon sa labas. Sa ang bawat isa sa atin, pagharap natin sa mga estudyante natin, iba-iba pa rin po istorya nila. So, punta po ako sa sharing ko na yung po yung mga sa mga pinagsama-sama ko. Grade 6 po yung tinuturoan ko. So, I'm pretty tapad kasi grade 6 po sila, interactive na po yung ginagawa ko. Pagpasok ko pa lang dyan, hi guys! Medyo magbabago na yung anong, hello, sister, ganyan na sila. Kasi pinipilit ko po na makuha ang yung sa sinong oras na makikipag-communicate ko sa kanila, mas marami ako makuha sa kanila kaysa mag-input. Kasi kalaliwa po sa kanila, pagka po pinagsulat ko sila ng kasalanan nila, nare-recognize po nila yung mga kasalanan kasi sabi ni nanay, bakit po alam na kasalanan na mag-umit? Sabi po ni nanay. Sabi po ng kumbaga, hindi sila biblically based. So, doon po ako papasok, doon sa aming topic ako, katulad kahapon ay, saan patungo ang aking buhay? Ilan po lamang po kasi napaka-critical yung bandang bulihan eh. So, doon po, i-evaluate namin ang dahilan, bakit? Kasi mayaman, pumunta sa langit, yung mahirap, mayaman, pumunta sa impyerno, yung mahirap sila sa umakyat sa langit. O, ano nga, isulat natin yan, ano ang mga kasalanan natin? Ano ang mga dahilan na hindi ako pupunta sa langit? Ito po direkta na kasalanan eh. Ano ang mga dahilan, bakit hindi ako pupunta sa langit? So, sinulat ko nila. So, pinasa ko, nagpumura, nagmumpit, nagagalit sa magulang, mag-aaway. So, isa-isa po yun, binasa ko po lahat yun, at sinamarize ko rin sa kanila. Tapos, pagkatapos po noon, na-collect ko na yung mga karaniwan ng kasalanan nila eh, doon po umikot yung prayer namin. Yung prayer po, kasi kumukuha po ng mga bata na magdadasal mo para sa kasalanan niya, yung siya pinagpasalanan niya, yung hihilingin niya. So, nagkakaalam ako. The end of the prayer na yan, malabas po doon yung problema doon sa magkakagalit na yung mga magkakagalit, yung papatawaran. Kasi sinabi po doon, kasi di ba yung sabi, iniwan naman ni Moises yung masulatan, bakit kailangan pang bumalik yung namatay para maniwala lamang yung mga kapatid mo, di ba sabi? So, yung Ten Commandments, review ng konti, nandun po yung mga pagpapatawad sa mga nagalit. So, sige ngayon, dahil tayo nagdasal na, hindi tayo natawad sa Diyos, lapit na tayo sa mga kaklase natin. So, dahil yan ako, pag umiiyak na yan, alam ko, meron na yung kaaway. So, sige, lapit. Kung meron po tatlong bata na yan po, sila magagalit po yan. So, kinikunto po yung tatlo, tinanong ko, ay kung ilang magsabihan. Biniru ko, sa ikon po talagang dahilan, bakit kayo nagkagalit, nagtampuhan ang tawag ko. Nung sinabi na lang na, hindi ko yung masabi, ay sabi, biniru ko, ano ba, may boyfriend ako po daw. May boyfriend daw sila, pinag-break daw. So, sabi ko, parang sobrang natakot po ako doon dahil at the age of 12, may boyfriend silang tatlo, tapos sa boyfriend pinagawa yan. Sabi ko, pag tinutuwa ko na ngayon, ang gobyerno natin, nagbibigay na ng kondom. So, ano po ang question ko lamang ay kung paano tayo i-respond doon sa servisyo na ipinibigay natin at doon sa karanan, sa kasulukuyan nangyayari sa ating gobyerno tungkol ito sa moralidad ng tao at buhay ng tao. Yun lamang po at maraming salamat. Group 2, sino representative ng Group 2? Thank you.
makapasok po doon ako. Gracias.